try muna natin yung bacon. Naka-meal plan kasi yung anak ko, guys. So, ako lang gumagawa ng meal plan niya or magluluto. Try muna natin yung bacon. Ayan, tapos na siya. I-slice ko lang siya ng crosswise. And then, gawin na natin yung custard niya. So, ayan. I-slice ko muna siya ng at least mga 1/2 inch. Tapos, i-spread natin siya dyan sa baking pan. Pwede itong pang dinner, pwede itong pang snack, pang baon, pwede rin breakfast. Kung nagda-diet, pwede nyong gawing 6 pieces lang. Di naman kailangan ano. Spread natin ng maayos. Then, gawin na natin yung custard. So, 6 pieces egg. Then, pinch lang ng nutmeg. Lagay tayo ng konting pepper. Salt. And, mga ano lang to. 2/3 cup siguro na milk kasi konti lang. 1/4 cup lang ng cooking cream. Mix muna natin. Set aside. Lagay tayo ng cheese. Pwede itong mozzarella o kung ano yung available nyo na cheese, pwede naman. Pero gamit ko is Gruyere and konting mozzarella lang kasi may nakita ko dun sa rest namin, sayang. So, gamitin na rin natin. Then, Gruyere. Pwede naman to ricotta cheese, parmesan, cottage cheese, kung ano yung meron kayo. Hindi naman kailangan na sundin yung eksaktong recipe.
So, since nalagyan na natin siya ng cheese, lagay na natin yung custard mixture. Yan. Then, tap natin siya ng chives. Pwede rin maglagay ng any vegetable na available nyo. Like carrots, spinach. Pero hindi ko na ito lalagyan. Usually naglalagay ako kasi nag-spinach na siya kaninang umaga. So, ito na lang chives yung ilagay natin. Spread lang natin siya ng maayos. Heated na yung oven ko ng 350 Fahrenheit. Ibibake ko siya ng 30 to 35 minutes until magsettle yung custard mixture. Then, pwede itong i-freezer. Tapos, i-cut nyo na lang per serving din. I-reheat na lang pagka kakainin. So, bake ko na muna to, guys. So, check natin mamaya, guys.